Hi mga palangga! Welcome back to another vlog. And in this video naman mga palangga, I'm going to share with you on how I make a payment to my Globe internet bill using my BPI Amore cashback credit card. At dahil nga sharing is caring, may share din ako sa inyo mga palangga na sekretong malupit na kung saan I was able to get additional 50 pesos pa on top of the cashback that I'm earning with my BPI credit card. So first, ang ginagamit ko mga palangga na pangbayad sa Globe internet bill ko is directly na dun sa app ni Globe, which is ang pangalan is Globe One app. So download nyo lang yung app na ito mga palangga. Tapos kung wala pa kayong account, madali lang naman mag-register. So sign up lang kayo, gamitin nyo lang yung Globe internet account number nyo sa pag-register. And then once nakalagin na kayo mga palangga, so makikita nyo doon yung account number nyo dito sa my left side. And then sa right side naman, makikita nyo din yung inyong amount to pay, which is itong amount na babayaran nyo sa inyong internet bill. Tapos pindutin nyo lang yung mga palangga yung amount to pay. Tapos, i-route nyo kayo sa page na kung saan pay now, may nakikita kayong pay now at saka bill details. So kapag hindi nyo pa nakikita yung inyong bill, o di kaya wala, hindi nyo pa nareceive yung bill nyo, so makikita nyo din dito mga palangga yung inyong copy ng bill. So pwede nyo siyang i-download or ma-view. Pero dahil magbabayad na tayo, so click lang natin itong pay now button. Tapos, i-route nyo tayo dito sa payment details. At sa ilalim mga palangga, makikita natin doon yung mga payment methods na pwede natin gamitin. So dahil nga, gagamitin natin yung ating BPI Amore cashback credit card to earn cashback then, which is 1% sa mga utility bills. So we'll be selecting this credit/debit card for our payment method. So choose nyo lang yun mga palangga. And then, i-route nyo kayo for confirmation. So pipitinin nyo lang ulit yung pay bill after nyo ma-select yung payment method for credit or debit card. And then, after nun mga palangga, i-route nyo kayo sa isang magpapapa ulit siya no, kung saan i-enter nyo na yung details ng inyong credit cards. Pwede naman debit card or kung credit card din ang gamit nyo katulad ko. So, i-enter nyo lang yung details for card number, expiration date, tsaka yung CVV or yung security code at the back. And then, pindutin nyo lang yung confirm mga palangga. And then, once na-click nyo yung confirm, i-route nyo kayo for payment authentication na kung saan magsisend ng OTP si BPI sa inyong phone number para makomplete yung inyong payment. So, enter nyo lang yung OTP na na-receive nyo via text and then pindutin nyo lang yung continue. And then, once na-pindut nyo yung continue mga palangga, that's it. Makikita nyo na agad yung confirmation that your purchase successful and then your bill is paid and then yun na, lumalabas na dun yung reference number pagdating sa payment na ginawa natin. So, ganun lang kadali magbayad ng internet bill using this Globe One app. At saka, wala na siya mga convenience fee pa and then, directly na agad nagpo-post yung ating payment. Hindi na tayo mag-antay pa ng ilang days bago mag-post yung payment. So, directly na doon na yun sa app. Kaya naman, pag babalik niyo kayo mga palangga, kung babalik na kayo doon sa homepage na inyong Globe One app, lumalabas na doon na all set. Ibig sabihin, bayad na agad yung ating bill. So, ganun lang kabilis at ganun lang kadali magbayad ng Globe internet with this Globe One app. So, dahil nga we use the BPI Amore cashback credit card, so we earn a cashback of 1% for utility bills. So, equivalent niya, dahil nga binayaran ko is 1,499 pesos. So, equivalent niya is nasa around mga almost 15 pesos na din yung na-earn kong cashback when I paid my Globe internet bill. And the best part pa dito mga palangga, aside from the benefits that I got from my credit card, I also earned points directly dun sa Globe One account ko. Now, hindi ko lang sure kung ilan nga ba yung points na na-earn, pero dahil binabayaran ko lagi is nasa 1,499 pesos, so napapansin ko, based sa observation ko, mga nasa 23 points or almost 23 points yung nakakuha ko every time I make a payment. So, ang ginagawa ko mga palangga, iniipon ko lang yung points. And makikita nyo naman dito yung mga palangga sa ilalim. Ito nakalagay na reward points. So doon yung makikita ko ilang points na yung na-earn nyo every time na nagbabayad kayo na yung Globe internet bill. And madami din kayo makikita dong options mga palangga kung paano nyo nga ba ma-redeem yung na-earn yung points. Or sa case ko, ang ginagawa ko mga palangga, iniredeem ko siya for top up or 50 pesos top up doon sa aking Shopee Pay wallet. Kaya naman, I was able to get additional 50 pesos pa. So, ang ginagawa ko, hinahanap ko lang yung points system at saka hanapin nyo lang din yung 50 pesos Shopee Pay wallet top up. So, yun yung gamitin nyo mga palangga pang redeem. Diba, yung required points nun is 60 points, equivalent niya is 50 pesos. So, kapag nagka 60 points na ako, so, niredeem ko na agad siya directly to 50 pesos Shopee Pay wallet top up.
Ano naman, share ko naman sa inyo kung paano nga ba ako naka-redeem. So, una muna, search nyo lang muna mga palangga yung 50 pesos Shopee Pay Wallet dito sa may What Are You Looking For? And then, kapag nakita nyo na yon, eto, ganito yung tsura niya. So, pindutin nyo lang yan at pindutin nyo lang yung redeem button. So, dapat, naka 60 points na dapat kayo or more than 60 points. Tapos, pwede nyo na siya i-redeem. Now, kung sobrang 60 points naman yung meron kayong na-earn, tapos gusto nyo siyang i-redeem na maramihan, so, paisa-isa nyo lang siyang i-redeem. So, ayun, pindutin nyo lang yung redeem, and then, kapag na-redeem nyo na siya mga palangga, ang mangyayari is, magkakaroon na kayo ng voucher. So, balik ulit kayo dun sa inyong homepage na inyong Globe One app, at makikita nyo yung view vouchers. So, pindutin nyo lang yung view vouchers. Ayan, tapos, makikita nyo na dun mga palangga yung voucher na nakuha nyo kanina, 450 pesos Shopee Pay top-up wallet. So, may nakalagay naman doon kung paano yung pag-redeem, yung instruction niya. So, pindutin nyo lang yung how to redeem, and then, i-follow nyo lang yung instruction doon. Sabi dito, copy the e-gift link and paste it in your browser to get your code. Follow the instructions on the giveaway landing page to claim. Wallet credits should be on your account within 24 hours. Make sure to enter the correct mobile number / email link to your Shopee account. So, makikita nyo na yung link mga palangga dito. Tap nyo lang yung link to redeem. Either makakopy nyo yan or madadirect kayo sa inyong page. Pero pwede nyo naman i-copy tapos punta lang kayo sa mga internet browser nyo. Tapos, i-enter nyo lang yung itong link or unique link na ito mga palangga para ma-route nyo kayo doon sa confirmation or pag-redeem. Kasi may fill out kayong form doon para makomplete yung pag-redeem nitong 50 pesos Shopee Pay top-up wallet. Pero bago nyo i-redeem mga palangga, make sure na meron na rin kayong Shopee account. So kung wala pa kayong Shopee account, so create lang kayo mga palangga and then magkakaroon kayo ng Shopee Pay wallet. And then make sure lang yun din yung gagamitin yung information kapag hihingin na dun sa may form for redemptions. So, dapat tama yung phone number at yung email na nilagay nyo para ma-make sure nyo talaga na ma-receive nyo siya sa inyong Shopee Pay account. Sabi dun 24 hours, pero most of the time, mga palangga, based na encounter ko, within few minutes lang, most of the time pa nga, right away, real time talaga yung nag-reflect na yung redemption ng 50 pesos. So, once na-redeem nyo yan, mga palangga, punta lang kayo sa inyong Shopee account and then makikita nyo na agad doon yung 50 pesos na na-redeem nyo. Pwede nyo rin naman i-transfer in case for example nandun na yung sa Shopee Pay account nyo yung 50 pesos o yung mga na-earn nyo. So, pwede nyo naman i-transfer mga palangga sa GCash o di kaya sa mga e-wallets nyo o di kaya sa bank account. So, option nyo yun. Pero, sa case ko mga palangga, ang ginawa ko, nag-register ako doon sa C-Bank account na kung saan partner din ni Shopee. Makikita nyo doon yung C-Bank doon sa inyong Shopee account. So, register nyo lang yun mga palangga. And then, ang ginawa ko, tiyatransfer ko yung pera doon from my Shopee Pay into C-Bank, which is libre lang. And now, kung wala pa kayong C-Bank account mga palangga, yun, madali lang mag-create directly doon sa Shopee app nyo. Or, pwede nyo naman i-download yung app, C-Bank. And then, create lang kayo ng account, madali naman mag-create doon. And then, gamitin nyo na lang yung referral code ko, guys, which is JG223838. Kung wala pa kayong account, sayang din naman. At yung C-Bank pala, mga palangga, if this is your first time na narinig nyo, so, para siya katulad ng Maya, which you can also get interest daily din. Ang kanyang interest, mga palangga, is fixed for 4.5%, which is higher compared from the GoTime Bank. Kasi alam ko kay GoTime Bank, parang nasa 4% na lang siya. Pero kay C-Bank, 4.5%, which is fixed pa yun. Tsaka daily nyo makikita yung interest, katulad ni Maya Savings. So, yun, dun ko na tiyatransfer mga palangga. Tapos, sinayaan ko lang siya mag-grow, kasi nga, nagkakaroon naman siya ng interest daily. At dahil mukhang pera ako, so right now, I have now a total of 204 pesos and 13 centavos sa C-Bank account ko, which is yung 200 noon, yun yung mga pinag-redeem ko sa Globe app, yung sa redeem points. So yun yung nakuha ko and then I was able to get interest pa kasi nga nag-grow siya. So ayan, and additionally, I was able to get cashback pa when I used my BPI-MR cashback credit card for payment. So, ang plan ko, ipunin ko lang siya mga palangga dun sa C-Bank account ko and then lagi ko lang i-redeem kapag nagkakaroon na ako ng 60 points in total sa Globe One app. So, redeem ko lang siya lagi sa Shopee Pay and then transfer ko from Shopee Pay into C-Bank. Tapos, hayaan ko lang siya dun mga palangga mag-grow para naman in case nakakailangan ko siya in the future, so meron akong madudupot. Diba? Sulit. And by the way, kung gusto nyo gawan ko ito ng review mga palangga, itong C-Bank app, let me know in the comment section para magawan ko din siya ng review in the future kapag interesado kayo. Para alam ko din kung okay ba sa inyo i-review ko yun or hindi.
Anyways, I hope na naging helpful itong video natin for today, mga palengga. Especially sa mga Globe customers dyan. So, I hope na naging helpful itong video na ito. If yes, please give this video a thumbs up para naman ma-recommend ng YouTube algorithm sa iba pa natin, mga palengga, that will help this video. Sabi nga, sharing is caring. And if you want more helpful videos like this, please consider subscribing to this channel. I wish that we will grow up to 18,000 subscribers by end of June. And once again, this is John Paul, and always remember to be kind to yourself and to others. Thank you guys for watching, and see you on our next vlog. Bye!